kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat pani, tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga balita ngayon, madalas na ang capital city ang binabanggit kapag ang tinutukoy ay ang bansa. Kaya ang Tokyo ay tumutukoy sa Japan, ang Bangkok sa Thailand, ang Washington DC sa USA, ang London sa UK at marami pang iba. Ganun din sa Biblia. Ang pagbasa natin ngayon ay tungkol sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay tumutukoy sa bayan ng Diyos. Kaya ang bagong Jerusalem sa bagong bayan ng Diyos. Sa mga pangitain ni Juan, pinakita sa kanya ng anghel ng Diyos ang bagong Jerusalem. Ito ay galing sa langit. Ito ang magiging kalagayan ng bagong bayan ng Diyos pagdating ng tagumpay ng Mesiyas. Ito ay isang perfect na lungsod na sinasagisag ng perfect na mga walls ng lungsod. Perfect square. Ang hugis nito ay isang perfect square. May 12 pintuan ito na sumasagisag sa 12 tribo ng Israel. At may 12 pundasyon na may mga pangalan ng 12 apostol. Kaya ang bagong bayan ng Diyos ay para sa lahat ng mga Israelita at para sa lahat ng mga sumasampalataya sa pahayag ng mga apostol. Kakaiba ang bagong Jerusalem na ito kasi wala ding templo ng Diyos. Hindi na kailangan ng templo kasi ang Diyos mismo at ang Kordero ay mananahan sa loob ng lungsod. Ang liwanag sa lungsod ay hindi nang gagaling sa araw o sa buwan, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang aklat ng pahayag ay nagbibigay ng pag-asa sa mga Kristiyano na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya.
Ang pagdating ng bagong Jerusalem mula sa langit ay bahagi ng pagbabago na dadalhin ni Kristo sa mundo. Sa bagong langit at bagong lupa, ito ay matatagpuan ng bagong bayan ng Diyos na sinasagisag ng bagong lungsod ng Jerusalem. Doon matatagpo ang lahat ng nabibilang sa bayan ng Diyos, mga Hudyo man o mga Kristiyano. Ang Diyos ang magiging kapiling nila at silang lahat ay maliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa gitna ng kahirapan o kawalang pag-asa sa ating kalagayan, palakasin natin ang ating loob. May bagong bayan na hinahanda ang Diyos. Sana kasama tayo sa bagong bayan na ito. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.